Dami kasi naming inaayos ni na mama at papa sa nilipatan naming bahay. Naninibago rin ako kasi wala pa akong kaibigan dito. Nananabik akong muli kang makita, gayon din ang ating mga kaklase. Sana ayos lang kayong lahat dyan. May ibabalita pala ako. Dadalaw raw kami riyan sa susunod na taon, kaya makikita ulit tayo. Kung inyo mapapansin, ang katawan ng liham ay kinapapalooban ng nilalaman ng liham. O kung tungkol saan ang liham. Mayroon din tayong tinatawag na bating pangwakas. Ang bating pangwakas sa natanggap na sulat ni Monica ay ang iyong kaibigan. Ito'y kinapalolooban ng huling bati ng sumulat at nagtatapos ito sa quit. At panghuli ay ang lagda. Ito'y kinapalolooban ng pangalan ng sumulat. Ang sumulat sa liham ni Monica ay si Emily. Ito ay ang lagda. Lagi ninyong tatandaan na sa pagbuo ng liham, may mga pamantayan at format na kinakailangan nating sundin. Narito ang mga sumusunod. Una, maging tiyak kung ano ang iyong layunin sa pagsulat ng liham. Para saan ba ang iyong sinusulat na liham? Ano ba ang iyong layunin sa pagsulat nito? Ikalawa, isulat ang mga nais na ipahiwatig sa iyong sinusulatan. Nararapat lamang na maging detalyado tayo sa nais nating isulat para lubos itong maunawaan ng ating sinusulatan. Ikatlo, siguraduhin tama ang pagbaybay ng mga tirahan, pangalan at pecha. Mahalagang suriin natin kung tama ba ang pagbaybay o spelling ng mga tirahan, pangalan at pecha, lalo na sa bandang bahagi ng pamuhatan at
Si Lara ang sumulat ng liham na ito para kay Malu. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain. Nais kong kunin ninyo ang inyong lapis at papel. Pagtapati ng bahagi ng liham sa hanay A sa kahulugan nito sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang bilang. Hanay A. Pamuhatan. Number 2, lagda. 3, bating pangwakas. 4, katawan ng liham. 5, bating panimula. Hanay B. Mga kahulugan. A. Nagsasaad ng pangalan at lagda ng kung sino ang sumulat ng liham. B. Tumutukoy kung saan ang galing ang liham at kailan ito isinulat. C. Tumutukoy sa pangalan ng sinusulatan. D. Nagpapakita kung ano ang mensahe ng liham. At E. Ang huling pagbati ng sumulat o ang relasyon ng taong sumulat sa sinusulatan. Gawain 2. Sumulat ng isang liham para sa iyong kaibigan na matagal mo nang hindi nakakasama ng dahil sa COVID-19. Isulat mo ang mga mensahe na nais mong iparating sa kanya. Isaisip mo ang mga bahagi ng isang liham sa paggawa ng gawaing ito.